Ang araw na ito ay National Bible Sunday at tama-tama po ito din ang araw ng renewal ng commitment ng ating mga lectors. Last week lang po ito, Sunday of the Word of God naman, nung last Sunday. Si Pope Francis, for the first time sa kasaysayan ng Roman Catholic Church, siguro ngayon niya lang din ito alam, first time, kinonfer niya, nag-confer ng ministry ng lector para sa mga kababaihan. Roles that previously many had carried out without institutional recognition. Do you imagine that? Dati kasi, ang pagiging lector para lang sa or reserve ito to seminarians preparing na magpapare. Pero Pope Francis wanted to bring stability and public recognition to women already serving in the roles. Yung na-install na lector ay may pagka-stability yung kanyang function o kanyang ministry, parang sa pari. Magiging extraordinary minister siya, kami yung ordinary minister. So a very important role is given to that person. Hindi na lang siya simply nagbabasa ng Word of God during our masses or novena. So it's a specific recognition ng bukasyon ng pagiging leader, no, sa community ng simbahan. And Pope Francis, doon sa kanyang homily sa mga na-install na lectors, 6 women from different countries, you're placing yourselves in the service of the faith. At yung pananampalataya na yan na servisyo, paglilingkod, ay rooted, nakaugat sa salita ng Diyos. At you will proclaim the word in the liturgical assembly. Pero more than that, kasi ministry na nga siya, na-install ka na, no? Instruct children and adults in the faith. O mayroong kang ring katungkulan na magturo at ihahanda daw sila to receive the sacraments worthily. So you also become like a catechist, teacher of the faith. So no longer just reader of the Word of God during masses or liturgical assembly, but teacher. And you will bring the message of salvation to those who have not yet received it. Oh, missionary ka na rin. So tatlong functions o tatlong opisina or office yung gagampanan ngayon ng lector na na-install. Hindi lang siya na-commission o na-assign, pero na-install formally to become like a priest because he or she proclaims the Word of God. And she also becomes like a prophet. Ano bang tungkulin ng prophet? Katulad ng narinig natin sa unang pagbasa, guru, teacher of the faith, nagsasalita, nagpapahayag, nagtuturo tungkol sa Diyos, tungkol sa pananampalataya. And third, the lector now becomes like a king. What does a king do? He serves. Service. Kaya doon sa homily ni Pope Francis, sinabi niya, you are called, tinawag kayo sa isang napakahalagang ministeryo. Work, important work of serving the gospel of Jesus. So pala pinaglilingkuran nila ay ang ebanghelyo ni Jesus at pagpapahayag sa kanya so that his consolation, yung daw kagandahang loob ni Jesus, yung kaligayahan yung na ibinibigay niya at ang pagpapalaya na kanyang inihandog can reach everyone. And to continue, the Pope also said, sabi niya, this is the mission
of each one of us, o hindi lang pala para sa mga na-install na lectors. Pero nakikibahagi din ho tayo lahat sa mission na maging credible messengers and prophets of God's Word in the world. Maging propeta daw tayo ng salita ng Diyos sa mundo. Inapag-uusapan ngayong umaga ang pagiging propeta sa mga pagbasa natin. Pero for that to happen, sabi niya, devote themselves to reading the Bible. Digging deep within the Word, sabi niya, huhukayin daw sa ang salita na nagpapahayag noong God's newness and leads us tirelessly to love others. Incidentally, itong ating mga lectors, for your information, regular din ho silang nag-Bible sharing. So, alam nila na being a lector ay hindi lang reader, no? But also sharer of God's love and newness. And hopefully, the sharing that they are doing and reading the scripture that they do during masses lead them tirelessly to love others. Kaya sabi niya, sabi ni Pope, to continue, let us put the Word of God at the center of the life of the church and pastoral activity. Ilalagay ho daw natin ang salita ng Diyos. Saan ba napapalob ang salita ng Diyos? Sa Biblia, sa sentro ng buhay ng ating simbahan at lahat ng kanyang ginagawang paglilingkod. Napansin nyo, National Bible Month ngayon, nakadisplay sa ating altar, malapit sa altar, ang salita ng Diyos, ang Biblia. Sana naman hindi pang display lamang, kundi binabasa nga, ibinabahagi at isina sa buhay po natin. At paalaala ni Pope Francis, sabi niya, Jesus, through the scriptures, sa pamamagitan daw ng salita ng Diyos, si Jesus, inireveal niya, ipinakilala niya ang mukha ng Diyos, the face of God. Ano ba ang mukha ng Diyos? Sabi ni Santo Papa, ang mukha ng Diyos ay mukha na nagkakinakalinga, one who cares sa ating kahinaan at ating kahirapan, for our poverty, and takes to heart our destiny, the Pope said. Yung Diyos daw ay hindi parang tyrant o diktador o overlord na aloof, na hindi mo nakikita, hindi nagpapakita, no? Kahit may krisis, aloof and on high, na nasa taitaas, hindi lang daw siya ganon. Pero Ama, a Father, who follows our everyday step, sinusundan niya ang bawat hakbang natin para hindi tayo mapadpad sa kung ano-anong kasamaan. And ito daw ang good news that Jesus proclaims to the amazement of all. Narinig ho natin yung ebanghelyo na na-amaze yung mga tao doon sa sinabi ni Jesus pagkatapos siyang nagbasa ng Biblia o scroll. God is close at hand and He wants to care for me and for you and for everyone. Pananampalataya, prayer and Bible reading, he said, should prompt Christians to reach out to others with the same kind of care and consolation. Yun daw pagbabasa ng Biblia, kasama na ang pananampalataya at pananalangin ho natin, ang mag-uudyok sa atin to reach out in love to others. Kaya yung Bible reading natin, Bible study, ang patutunguhan niyan nawa ay ang lalo pang mapalakas
na pagmamahalan natin sa isa't isa. Oh, incidentally, ako din po ay mayroong Bible online, Facebook Live, every Wednesday, Bible study for 2 years already since nag-umpisa ang pandemic. Eh, mayroong mga almost 3,000 doon sa Facebook group. Every Wednesday, nag-aaral ng, at sa YouTube channel din ng ating simbahan, meron din ho doon Bible study para bibigyan ng bawat Kristiyano, our parishioners, the opportunity not only to read the Bible, but to know the Bible even more. Sabi ni Pope sa mga lectors, Sacred Scripture, sabi niya, has not been given to us for our entertainment, to cuddle us with an angelic spirituality. Si maraming nag-aakala na ang salita ng Diyos ay parang anesthesia, ay parang painkiller, o parang anong tawag mo dyan, it deaden your sense, parang illegal drugs na ihahay ka. No? Hindi daw ganon. Hindi ginawa ang salita ng Diyos, sinulat para i-entertain ka, patatawanin ka, o to cuddle you. But, sabi niya, to make us go forth and encounter others, drawing near to their wounds. Amen. Please remain seated para sa rite for commissioning of lectors. Our parish priest, Reverend Father Randy Flores, SVD, our brothers and sisters in Christ, may I present to you the members of the Sacred Heart Parish-Shrine Lectors Ministry, who will commit themselves to the service of readers for a period of 1 year. Fellow servants, please stand to be recognized. Dear friends in Christ, our brothers and sisters here before you are to be given the great privilege of proclaiming God's word in the assembly. Through them, God will speak to His people of the salvation and redemption won for them by the Lord, so that, nourished by His word, the people will grow in the love and the knowledge of God. Our dear lectors, those who are here and those who are joining us on Facebook Live and YouTube channel, you have been called to proclaim the Word of God in the assembled community of God's people. In so doing, you share in the church's mission to proclaim, preach the good news to all people. May God's Word be living and active in your lives, that you may worship the living God in spirit and in truth. In proclaiming God's Word to others, accept it yourself in obedience to the Holy Spirit. You must at all times strive to prepare well to proclaim the Word of God, meditate on it constantly, so that each day you will have a deeper love for the Scriptures, and in all you say and do, show forth to the world our Savior, Jesus Christ. Now, I ask you the following questions. Are you resolved to undertake the ministry of proclaiming the Word of God to your brothers and sisters assembled in the church? I am. Are you resolved to prepare each proclaiming of God's Word by meditative study and prayer? I am. Are you resolved to proclaim the Word of God with faith, boldness, and reverence? I am. Now I ask you to please recite your pledge of commitment to this assembly. Members of the Sacred Heart Parish Shrine Lectors Ministry, with your right palm raised, let us together recite our oath in the service of the living word. I, Paul Jimenez, do hereby solemnly consecrate myself to the service of God as lector of the Sacred Heart Parish Shrine for the period of 1 year. With divine blessings,
I commit to offer myself as a living sacrifice to God, dedicated to the service of readers, meditating on the Word of God, and proclaiming it during the celebration of the sacraments, especially the Eucharist, and in the missionary and apostolic deeds, to see myself as a true Christian model in the community of the people of God through a life of purity, unity, and love. So help me God. My dear lectors, this is the Word of God. Love it, live it, proclaim it. Make the Scriptures your constant study so that you may always be well prepared to proclaim them. Receive also your oath in the service of the living Word. Take it, and may you constantly be reminded of your solemn pledge made before God and His people. Lectors who are here at church with us, Grace Alferos, Rachel Ann Castillo, Ezekiel Joet Globio, yours truly, Tol Jimenez, Cheryl Lorenzo, Josephine Lumitao, Danica Prudente, Norma Relos, Carl Vincent Reyes, Joel Artemio Salazar, Maris Umali Tima, and Flor Deliza Valdez. Lectors who are with us virtually, Rosario Banson, Maria Lourdes Bongon, Cara David Cancho, Unica Colloquio, Maria Regina de Galicia, Gerardo de Guzman, Viv Faulmino, Josephine Francisco, Manoy Ho, Meldy Ho, Elisa Mendiola, Sani Morota, Michelle Navarro, Flora Pawi, Bianca Perez, Ruby Jane Ranyosa, Jonathan Reque, Lillian Jennifer Rodriguez, Alma Romerde, Nina Salvador, Lawrence Chanco, Hazel Taktay, Maximilian Don Umali, Ellen Virinha, and Corazon Sabala. Thirty-nine po lahat ang ating mga lectors. O lectors, stand. Let us pray to God, our loving Father, and ask Him to bless our brothers and sisters chosen to proclaim His Word. God, our Father, You have given our brothers and sisters faith in You and Your living Word. Look with mercy on these men and women who are prepared to proclaim Your Word and to lead Your people closer to Your teaching. Bless them. Purify their hearts this day so that they may proclaim Your Word of life with conviction and boldness, that they may always live what they proclaim. Through their words and example, deepen the faith and love of Your church and bring us to share in Your unending joy in heaven. We ask this to our Lord Jesus Christ, Your Son, who lives and reigns with You in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. To welcome them and to appreciate their service in our church, let us give a round of applause to our lectors.